Welcome to Kit. Welcome to Kit. Welcome to Kit TV. Hey guys, welcome to day 3 here in Bali. Grabe. Hindi ko alam kung bakit parang pagod pa rin yung diwa ko. Hindi ko alam kung iwan ko, nakatulog naman ako ng maayos kagabi, pero hindi ko alam kung ba't ang sakit ng katawan ko ganun. Pero today, pupunta kami ng Bedugul. May pupuntahan kaming temple. Actually, hindi ako familiar sa mga names, so mamaya ko na lang kayo i-update. From our villa in Ganyar, from there, ano siya, it will take us about 2 hours to go to Bedugul. So medyo long drive itay, pero ayan, carry. 2 hours later. We are already here in Ulondanu Temple. Grabe, tulog lang kami ni Connie buong ride. May mga buraot. Hinayaan yung nagmamanehong maggising. Nag-jacket ako kasi paglabas namin ng pinto. So, sobrang lamig. Like, ang OA ng lamig. Parang nasa Baguio. Shoutout nga pala kay Rian na nagsabing parang Baguio sa Taiwan. Putangina. Baguio times 3. Munya hindi, babe. Okay na yung manipes. Tayo di manipes. Gago. Pagdating mo doon. Ininaw ka? Oo, bumili. Doon na lang ako bumili. Morning. Morning. Where are you from? Philippines. Philippines. Thank you. Thank you so much. Yes. Mams, sana nag-effort ka naman sa sapatos. Ano? Ganda lang hanggang itaas lang. Ayan, we are already here. Ang ganda. Ulondanu Beratan yung pangalan niya. It's parang a temple in a lake. Ayan. Miss, a picture po. Yeah. Gago, para siyang Burnham Park. Parang nga siyang Burnham Park. Gago yung nangyari kayo. Ano nangyari kay SpongeBob? Para siyang naaladay. Ba't siya nagkaganyan? Guys, medyo malaki siya. Hindi pala medyo. Malaki. Malaki talaga siya. And medyo malamig, kaya hindi ganun nakakapagod maglahad. Again, it's just a regular temple. Actually, hindi ma-regular. Pinakaiba lang. Yung temple dito, nasa May Riverside. May mga buildings ulit. Ito, may isang building dyan. Meron ulit building dun. Ayan, pagka high tide, nasa puno yan ng water. So, para siyang temple na nasa gitna ng water talaga. Pero nga ngayon, low tide. Dito rin sa labas ng Ulondanu Temple, meron din mga shops like this one. Isang hilera siya hanggang dun. Ayun, hanggang dun sa kabila. Yung mga hotspots na yan. We are going to eat lunch here sa Warung Dedari. Dito kami mag-early lunch kasi ito yung unang madadaanan. I think they offer traditional Indonesian food here, which is quite scary because we're not used to eating Indonesian food. So, ayan, we're staying here. Yes, as I've mentioned, we are here in Warung Dedari Restaurant and Villa. It's quite expensive. Medyo mahal yung food nila kasi yung tubig kan ito. Well, yung tubig nila nasa 60 pesos. 60 pesos, ganyan. Tapos yung steak ko naman, 110, so nasa 500 plus. Ang ganda nito, relaxing. Parang yung bebek sa Umasari. Para nakalutang din kami, besh. Ayan, no. Opa. Babalikan ko kayo pagka nandito na yung food namin. Nag-start na akong kumain, pero I got steak. This is sirloin. Connie got grilled chicken. Then I have 2 sauce kasi hindi ko sure kung anong gusto ko. This is mushroom, this is peppercorn. Hello, we are done with lunch and okay naman yung food ko. Pero si Connie hindi niya natripan yung chicken niya kasi medyo Indonesian spices yung ginamit. Pero if you're interested or yung medyo adventurous kayo sa food, I guess magugustuhan niya naman siya. Yung food ko okay, regular steak. We're already here in Taman Ayon Temple. Alam ko dito din, nagpo-provide naman daw sila ng sarong. The ticket here costs 20,000 per foreign
foreigner. Hello. Hi. Thank you. Hindi na pala required magsarong dito. Yung mga nire-require lang nila magsarong are those who are wearing short or revealing clothes. Na-realize ko na gusto kong bumalik dito sa Bali nung walang gagawin. Tapos gusto ko lang mag-take ng photos ng mga foreigners na kailangan ng photo. Kasi I noticed most foreigners here are traveling ng couple. So, pakiramdam ko, nagpipicture lang sila pero hindi sila nagkakaroon ng opportunity to take photos of na together. We are here again in Tanalot. And yung entrance dito is 60,000. Medyo mahal siya. Marami daw pwedeng gawin dito, sabi ni Ate Tina. Marami ring mga shops dito. Sobrang dami. So ayan, napakape kami dito sa may Tanalot. Tapos merong fake luwak doon. Ginigising ni Connie. Ayan, wait lang. Zoom in ko kayo. Focus natin, ayan. Ayan na. Gago, ginigising niya. Akala niya buhay. So, turn us out. Totoo pala yung ano. Totoo naman pala siya. Ginawa ko dito, matay ako. Akala namin all along fake. E biglang gumagalaw yung whiskers niya, gago. Totoo pala. Wait lang, baka sabihin niya kinukuhaan ko yung puwet niya. Wait lang, hintayin natin sila mawala. Ayan. So, I may sarap doon. Ayan, zoom in pa natin. Ayan. Dito na kami ni Connie sa Tanalo Temple. Bango ng ocean. Ang bango ng dagat. Guys, hindi nyo ma-appreciate kasi against the world. Bumili ako dito sa tabi-tabi ng Saiti. Sana hindi sumakit yung chan ko. Grabe, first milk tea ko to dito sa Bali. Last time nag-chat time kami nila, Sheik. Tapos out of stock yung kanilang milk tea. So, buti na lang meron ako nakita sa chingi-chingi dito. Iganun mo yan. Yes! Guys, hindi ko na kayo na-show around sa Tanalot. Hindi ko na kayo na-show around sa Tanalot kasi ang hirap against the world tayo. Kaya, ayun. Hey, Gandhi! Say hi to the camera. Hi! Hi, Kuya. There's a car. Best cloak driver ever. Thank you. Ayan, I just have to quickly... Oh my God, may kamot ako. Kinamot ko kasi. Okay, anyway. Pag di napansin niyo mga kamot-kamot ko sa forehead ko, hindi ko alam ba't na-irritate yung skin ko. But anyway, sabi kasi ni Kuya Gandhi na bukas daw, meron daw silang... Big ceremony, pero iba-ibang villages, iba-ibang city, iba-iba rin yung ganap. May iba na most people go to their temples lang, may iba naman sumasayaw, ganyan. Sabi ni Kuya Gandhi, sinaya niya sa amin na dito daw sa Bali, meron silang tinatawag na Silent Day, or also known as Nyepi in Balinese. Nyepi, right, Kuya Gandhi? Nyepi. Nyepi is Silent Day. Tapos, it's celebrated every March. Pero wala pang specific date. Every year daw nagbabago yun. Basta March. For a day, walang motorcycle, walang car. At yung airport nila, beshi, pinasasara nila. Bongga. Pag nalaman ko kung ano yung actual day ng Silent Day nila, I will leave the date down in the description box para, syempre, hindi kayo makabook ng flight nyo din. Then, what do people do, Kuya Gandhi? Stay at home. You just stay at home. Stay at home.
reflect. Yes, what we do in the bar. Some people be doing fasting also. Oh. But do you talk inside the house or you cannot talk also? I talk. But some people like really religious people, they even not talking. Oh my gosh. And then the security, like Balinese security, they will stay on the street to looking who is walking around. Oh! They will get punishment. What's the punishment? Usually every village, they have different punishment. Usually or they cleaning the area or they pay like rice. How many kilo, like 50 kilogram. They will carry? Yes, after the ceremony. The hospitals are open? The hospital open. And then the hotels, they open, but they cannot. The staff will stay in the hotel. How about the guests? The guests, they stay in the hotel. Sometimes, a lot of guests, they don't know about that one. And then, they think they will going outside and then they caught by the police. Oh, ayun guys. So, pag nakakunyari, nakabuka ng flight pa uwi, ng silent day, kailangan mo magstay kasi close na yung airport. So, ayun guys. Marami daw tourists na hindi alam na may silent day. Sa mga hotel ng mga tourists, pinapagstay talaga sila. Bawal sila lumabas. Yung mga guards daw, I mean, yung mga police siguro, mga police, nagsistay sila on the streets. Tinitingnan talaga nila na dapat walang lalabas ng bahay or else may mga punishment. Hindi ko alam kung narinig nyo kasi huhulihin sila tapos yung punishment daw iba-iba per community or per village. May iba daw pinaglilinis ng iba't ibang areas, which is I think good kasi yung community service nila more than alam mo yung kesa ikulong ka, mas maganda because it rewards the country itself, the place itself. Yun lang, I just wanna quickly come here. And yung binili kong Thai milk tea pala, hindi ganun kasarap. So ayun, pauwi na kami. Our day ended early today, pero medyo napagod din kami kasi sa tunnel at ang daming lakad. Well, okay lang, pero yung hagdanan, beshi. At saka, ayun, ang dami na naman pinabili ni Connie na damit. So ayun, see you na lang later pagdating nasa namin sa villa. Bye!